Nakatanggap ng pinakaunang negosyo kits ang anim na People's Organization sa Malit Bubukid noon. Pati na ang mga former rebel na napasa ilalim sa pangangalaga ng 16th Infantry Maglilingkod Battalion, Philippine Army. Livelihood grants na itinataguyod ng Department of Trade and Industry Bukid noon na ang nag-lead ay si Miss Pamela Raquel Villanueva ang officer in charge sa ilalim ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program ng DTI na ginanap sa covered court sa Barangay San Luis na naglalayong mabigyan ng support ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga micro-enterprises na may adhikain na maparating at maparamdam sa mga residente sa mga liblib na dako ang presensya ng gobyerno, isang livelihood seeding at entrepreneurship development program na nagnanais na magbigay ng support sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. May isinagawa ring entrepreneurial mindset seminar before distribution sa mga livelihood packages sa dako. Umabot sa 275,760 pesos ang halaga ng rice retailing o bigasan kits at mga grocery ang ibinigay sa bawat POs, kung saan ang bawat grupo ay binubuo ng hindi bababa sa 50 miyembro. Proyekto na nagdadala ng pagkakataon na mabigyan ng sustainable program ang mga former conflict-driven areas na naghahanap ng socio-economic development. Mula dito sa Hinguog City, Misamis Oriental, ako si Laura Pubadora para sa Aguila, Pilipinas. Matatag, matapang, matapat.